layunin ng araling ito ay natatalakay ang mga selebrasyon o gawaing pambayan na naimpluwensyahan ng mga mananakop sa Pilipinas. Kilalanin ang mga selebrasyong makikita sa larawan. Ang ating aralin ngayon ay ang mga selebrasyon sa Pilipinas. Maraming pagdiriwang sa loob ng isang taon. Ang mga pagdiriwang sa Pilipinas ay mga pambansang pagdiriwang, mga pansipikong pagdiriwang, at mga pagdiriwang na panrelihiyon. Ang mga okasyong ipinagdiriwang sa buong kapuluan ay yaong napakahalaga sa kasaysayan at lipunan. Nakikiisa ang bawat isa sa mga Pilipino sa pagdaraos ng mga ito, kaya't tinatawag itong pambansang pagdiriwang. Karaniwang idinedeklarang pista opisyal o walang pasok sa mga opisina at paaralan ang mga pambansang pagdiriwang. Tayong mga Pilipino ay likas na masayahin. Napagbubuklod-buklod tayo dahil sa mga selebrasyon at iba't ibang gawaing pambayan. Sama-sama tayong nagsasaya, nagbabatian, at naghahanda upang maisakatuparan ang mga pagdiriwang na ito. Ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga selebrasyong taon-taon nating ipinagdiriwang. Araw ng Kalayaan. Isa sa mga pinakamahalagang araw sa ating kasaysayan ang Araw ng Kalayaan, na ipinagdiriwang tuwing 12 ng Hunyo. Sa araw na ito, nabibigyang halaga ang ginawang kabayanihan ng ating mga ninuno sa pagkamit ng ating kalayaan mula sa pananakop ng mga Espanyol. Piyestang Bayan. Ang bawat lugar o bayan ay may kani-kanilang panahon ng piyesta. Ito ay parangal sa santong patron ng bayan na ipinagdiriwang ng isang beses sa isang taon. Ang mahahalagang bahagi ng pagdiriwang na ito ay mga misa at prosesyon. Dito, nagkakaisa ang magkakaibigan at magkakamag-anak. Lahat ay nagsasaya dahil sa mga palaro at masasayang tugtugin ng mga musikong umiikot sa buong bayan, habang ang iba naman ay nagsasalo-salo sa masaganang pagkain. Pasko at Bagong Taon. Masayang ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Pasko at Bagong Taon. Sa panahong ito, bawat pamilya ay sama-samang nagsisimba at nag-aalay ng panalangin sa dakilang lumikha. Naipamamalas din sa panahong ito ang pagiging likas na mapagbigay ng mga Pilipino. Naunawaan niyo ba ang ating aralin ngayon? Mahusay! Ngayon naman, magbigay ng ilang halimbawa ng selebrasyon o gawaing pambayan sa inyong lugar. Buuin ang jumbled letters upang mabuo ang selebrasyon o gawaing pambayang impluwensya ng mga mananakop na dumating dito sa Pilipinas. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel.
Sana ay may naihatid na naman akong kaalaman sa inyo. Hanggang sa susunod muli nating pag-aaral, paalam!